Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Magaling! Ako nga pala si Binibining Roda Maybe Sabado, ang inyong guro sa araw na ito. Tayo ngayon ay nasa ikatlong markahan sa ikalimang baitang ika-anim na linggo ng Arts. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa paggamit ng kontras sa mga likhang sining. Pagkatapos ng aralin na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang matututunan ang may papakita ang paggamit ng kontras sa pagbuhit at pagpinta. Pagmasdan mo ang larawan. Kilala mo ba kung sino siya? Siya ay si Bernardo Carpio. Basahin natin ang kwento ni Bernardo Carpio upang masagutan ang mga inihandang tanong. Handa ka na ba? Maraming iba't ibang pagtatalakay sa katauhan ni Bernardo Carpio. May mga kwentong naglalarawan na siya ay isang higante. Mayroon ding mga kwentong nagsasabi na si Bernardo Carpio ay isang karaniwang tao lamang ngunit siya ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Subalit ang lahat ay naglalarawan sa kanya na may mahabang buhok at siya ay may malaki at matipunong pangangatawan. Ang kwento ng kabayanihan ni Bernardo Carpio ay tungkol sa pagpigil niya sa dalawang bundok na nagbabanggaan. Kinamit niya ang kanyang matipunong katawan upang mailigtas niya ang maraming buhay sa pamayanan ng Montalban. Ayon sa alamat, sa bawat paggalaw ni Bernardo Carpio ay nagkakaroon ng paglindol. Naintindihan mo ba ang kwentong ating binasa? Magaling! Kung gayon, ikaw ay handa na para sa ating unang gawain. Narito ang mga tanong. Unang bilang, ano-ano ang narinig mong kwento tungkol kay Bernardo Carpio? Mahusay! Si Bernardo Carpio ay sinasabing isang higante o isang karaniwang tao lamang. Isang bayani na pumigil sa dalawang bundok na nagbabanggaan. Kalawa, paano inilarawan ang katauhan ni Bernardo Carpio sa mga kwentong iyong nabasa at narinig? Magaling! Si Bernardo Carpio ay inilarawan na may mahabang buhok, may malaki at matipunong katawan, may pambihirang lakas. Ikatlo, ano ang sinisimbolo ni Bernardo Carpio? Mahusay, lakas at katapangan. Balikan, mula sa mga simbolong nabanggit tungkol kay Bernardo Carpio ay nailarawan natin siya sa ating imahinasyon. May mahabang buhok, may malaki at matipunong katawan at may pambihirang lakas. Dahil sa paglalarawang ito, nakatulong ito upang mabuo sa ating imahinasyon ang larawan ni Bernardo Carpio. Pag-aralan natin. Ano ang tawag sa paggamit ng iba't ibang hukis at kulay sa likhang sining? Alam niyo ba na ang isang likhang sining ay maaaring magpakita ng kontras sa kulay at hugis nito? Ano nga ba ang kontrast? Ang kontrast ay ang pagkakaiba o pagkakasalungat ng kulay, hugis o linya upang mabigyan emphasis o diin ang mga ito. Ang paggamit ng mapusyaw na kulay at matingkad na kulay o kaya paggamit ng iba't ibang kulay sa isang likhang sining, ganoon din ang paggamit ng iba't ibang hugis ng mga bagay na iginuhit ay nakapagpapakita ng kontrast sa isang likhang sining. Halimbawa, sa unang larawan, makikita ang isang puting bulaklak na pinaliligiran ng mga bulaklak na kulay lila na nagpapakita ng kontrast. Kalawang halimbawa, ang larawan
ay nagpapakita ng pagkakaiba ng mga prutas sa hugis at kulay na kung saan ito ay nagpapakita ng kontrast. Panuto, gumuhit ng masayang mukha kung ang larawan ay nagpapakita ng paggamit ng kontrast at malungkot na mukha kung hindi naman. Unang bilang. Ikalawang bilang. Ikatlong bilang. Ikaapat na bilang. Ikalimang bilang. Handa ka na bang malaman ang tamang sagot? Unang bilang, masayang mukha. Ang unang larawan ay nagpapakita ng kontrast dahil sa pagkakaiba ng kulay at hugis ng mga prutas. Ikalawang bilang, masayang mukha. Dahil ang larawan ng mga dahon ay nagkakaiba-iba sa hugis nito kung kaya ito ay nagpapakita ng kontrast. Ikatlong bilang, malungkot na mukha. Ang iisang kulay ng mga baso ay hindi nagpapakita ng kontrast. Ikaapat na bilang, masayang mukha. Ang larawang ito ng mga bulaklak ay nagpapakita ng kontrast dahil sa iba't ibang kulay na mayroon ito. Ikalimang bilang, malungkot na mukha. Ang larawan ng tsinelas ay hindi nagpapakita ng kontrast dahil isang kulay lamang ang ipinapakita ng larawan. Magaling! Patid kong ikaw ay nakinig ng mabuti. Ano nga ba ang kontrast? Tandaan! Ang isang likhang sining na nagpapakita ng pagkakaiba sa kulay at hugis ay nakalilikha ng konsepto sa sining na tinatawag na kontrast. Ang isang likhang sining na nagpapakita ng pagkakaiba sa kulay at hugis ay nakalilikha ng konsepto sa sining na tinatawag na kontrast. Unang gawain, panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa papel. Unang bilang, ito ay tumutukoy sa paggamit ng iba't ibang kulay at hugis sa sining. A. Contrast, B. Overlap, or C. Rhythm. Ikalawang bilang, ang larawan ng mga bulaklak sa itaas ay nagpapakita ng kontrast sa A. Dahon, B. Hugis, o C. Kulay. Ikatlong bilang, ang larawan ng mga prutas ay nagpapakita ng kontrast sa A. Dahon at kulay, B. Kinis at hugis, C. Kulay at hugis. Ikaapat na bilang, kapag ang isang bagay na iyong ikinuhit ay nais mong bigyan ng pansin, gumamit ng A. Madilim na kulay, B. Mapusyaw na kulay, C. Matingkad na kulay. Kalimang bilang, ang kontrast ay ang paggamit ng blank na kulay, linya o hugis ng isang likhang sining. A. Magkakaiba, B. Makakapal, o C. Maninipis.
Narito naman ang tamang sagot para sa unang gawain. Magaling! Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang gawain. Ikalawang gawain, panuto. Batay sa paglalarawan kay Bernardo Carpio, gamitin ang iyong imahinasyon upang makagulit ng natatanging larawan ni Bernardo Carpio. Siguraduhin nakabatay pa rin sa mga katangiang nabanggit at gumamit ng kontras sa pagguhit. Pag-aralan ang rubric na makikita sa susunod na slide. Lagyan ng check ang kahon batay sa antas ng iyong nagawang likhang sining. Maaari mong kopyahin ang rubric na ito sa iyong papel upang lubos mong masundan ang mga pamantayan sa pagguhit kay Bernardo Carpio gamit ang kontras sa iyong likhang sining. Maaari mong kopyahin ang rubric na ito sa iyong papel upang lubos mong masundan ang mga pamantayan sa pagguhit kay Bernardo Carpio gamit ang kontras sa iyong likhang sining. Mahusay mga bata! At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli!